through inviolable, honest, efficient, and credible licensure examination through regulatory measure program activities that foster professional growth and development. So, pag binigyan ka pala ng lisensya, nakapasa ka, CPA ka, you are a nation builder. E ginagawa distraction itong mga tarantadong nasa BIR officials. Okay? So, sabi dito, ano daw yung scope ng practice? Ito, pinakamaganda. Okay? Ano scope ng practice ng isang CPA? Sabi dito, the practice of, ayan, scope, ito pinaka-importante, scope of practice. The practice of accountancy shall include but not limited to, maliwanag yan, ha? Practice of public accountancy shall constitute in a person be his her individual capacity. Ito yung mga CPA, nandito tayo. Okay. Ano yung practice natin? Ito. Offering or rendering or both. Okay? To more than one client. O di maraming kliyente. For a fee, may bayad. So, ano yung services na i-offer mo? When he, she represent clients before government agency on tax and other matters related to accounting. Eh, pag kinukausap mo yung BIR, puro accounting yan eh. Kasi pera, accounting ng tax, accounting ng pera. So, ngayon, this is, ang tawag kasi dito ay substantive law. Okay, para sa mga hindi nakakaintindi, substantive. Okay, ibig sabihin dito kinukuha yung mga revenue regulation. Okay, tanong, yung bang trabaho ng tax agent na ipinagmamalaki ng BIR, ikaw tax agent, ikaw ay mas mataas sa isang CPA. Parang yung mga CPA ngayon ay secondary citizen or second citizen. Okay? Pag substitute lang. Kumbaga sa basketball. Substitute lang kayo, hindi kayo pwede maglaro. Kasi wala kayong consent sa BIR. Mali po yun, sir. Kasi wala akong sinasabi dito sa ating binabasa na kailangan may consent ng BIR. Wala po, sir. Wala. Kahit saan tayo magkapunta niya, sir. Kahit saan tayong korte magpunta, hindi mananalo yung revenue regulation ng BIR. Bakit, sir? Bakit hindi mananalo? Pag-aralan muna natin kasi meron tayong pinag-uusapan. Ano ba yung bang nakasulat dito na sinasabi? Okay? Itong sinakasulat dito. Na sinasabi pwede pala tayong mag-represent. Kasi sabi ng BIR sa akin, oy, Mr. Maestro, hindi ka pwedeng mag-represent ng client kasi hindi ka tax agent. Mali po. Mali po yun. Kasi Republic Act po yung nagsasabi dito na pwede. Ayan o, Republic Act 9298. Pwede, sabi. Sasabihin mo, gagawa ka ng regulation. Hindi pwede. Ba't? Mas mataas ka pa ba sa Congress? Mas mataas ka pa ba sa Presidente para sabihin mo sa akin hindi? Siguro para dun sa mga non-CPA, kailangan na-accredit nyo, sir. Naniniwala ako dun, pero lawyers? Kailangan nyo accredited? Hindi. CPA, kailangan ba agpa-accredited? Hindi na, may batas sir eh. May batas, bossing. Ha? Huwag kayong mapantot. Masyado kayong mapantot eh. Gusto nyo ma-recognize kayo. Alam mo, dapat kayong mga nasa government. The more na hindi kayo nagpa-participate sa negosyo, the more na magiging mag-grow ang national economy natin. The more na lalago ang bansa natin. Ingitero-ingitera kayo sa mga tao nagkakaroon ng pera dahil sa paghahanap buhay nila, dahil sa kanilang dugo at pawis eh. Nga, sa paghahanap buhay eh. Bakit hindi kayo mag-resign? Ha? Sa inyong posisyon at magnegosyo na rin kayo, mga hinayo pa kayo dyan. Diba? So ngayon, pag-aaralan ngayon natin, sir, mas mataas daw. Ang alin? Yung revenue regulation sa Republic Act. Katarantaduhan yan. So, kailangan nating magkaroon ng arbiter kung gano'n ang sinasabi ng mga BIR official.
So kailangan natin ngayon yung makikita nyo diyan, civil code ng Pilipinas. Ayan ang civil code ng Pilipinas. Sabi dito, effects and application of the law. So ito yung kumbaga ito yung ingredient para maintindihan nating mga CPAs ang inaano ko rito, pinoproteksyonan ko. Para maintindihan natin mga sige, effect and application. Ano yung epekto? Kumbaga uminom ka ng gamot, may lagnat ka, uminom ka ng gamot na wala yung lagnat mo. Yun yung effect. So paano mo i-apply? Isusubo mo. Application. Okay, nakakaintindihan tayo. Ito yung gamot. Apply. Subo. Pag nalunun mo na, ang epekto, may lagnat ka, mawawala. Ganon yung simpleng explanation. Sabi dito, inherent talaga, inherent sa mga, kahit sa mga lawyers, na nandiyan dyan sa mga BIR, inherent yung pagiging ignorante. Default yan eh. Okay? Para sa hindi nakakaintindi, default yung pagiging ignorance of the law. Wala naman tao na ipinanganak na matalino o gagad sa batas. Hindi. Tanungin mo isang lawyer, marunong ka ba sa tax? Sabi niya, hindi. O di, ignorant siya. Diba? Tinanong yung isang lawyer, marunong ka ba sa social working? O hindi. O ignorant siya. So, may kanya-kanyang specialization. So, minsan, itong mga lawyers na to, eh, siyempre, hindi naman nila babasahin yung mga Republic Act para sa accountancy. Tayong mga accountant, dapat ipaalam natin sa kanila. Okay? Para hindi na sila ignorante, kawawa naman, baka mamatay sila na ignorante pa rin sila sa tax sa accountancy. Kayong nagkakaroon ng problema, mga accountants, mga CPA, lumapit kayo sa akin. Tutulungan ko ho kayo, magtulong-tulong ho tayo. At sinabi ko naman, kung mayroon ho kayong gustong ipatulong sa atin, nakakalimutan ko pa. So, kung gusto ho nyo magpagawa ng tax accounting manual sa inyong opisina, tumatanggap ho tayo ng trabaho para ho dyan, para ho tayo kumita naman kahit papaano, ano po. So, pagtulungan ho natin na mabago ho yung mali na ginagawa dyan ho sa ating mga kliyente. Okay? At para naman ho dun sa mga naghahanap ho ng template, hindi ho marunong sumagot sa mga BIR letters na natatanggap, gumagawa ho tayo ng template para sa specific BIR letter. Meron po tayong ready to use o meron ho tayong customized kung gusto po ninyo. So, with that mga ka-taxpayer kong mahal, ituloy ho natin yung pag-aaral natin. So, sinasabi natin dito, maliwanag dito mga bossing ko. Ito, acts executed against saan? Sa law. Void daw. Ano yung law? Yun yung Republic Act 9298. Ano yung executive? Ano yung Republic Act executed? Yun yung RR 11-2006. Yun yung tax agent. Ganun po mag-apply. Yun yung tinatawag na effect and application. Ganyan ho mag-aral, sir. Isasubstitute nyo lang yung ginagawang katarantaduhan ng mga BIR official dito. At sigurado ho ako, hindi ho kayo magkakamali. Since yung RR 11-2006 ay against, sabing ganun, di ba? Sinabi, 2006. Since yung RR is against, ayan ho, nakasulat, liwanag eh. Against sa Republic Act, mananalo. Ang winner, yung Republic Act. Ito po yung winner. Yun yun, number one. Ngayon, number two, meron pa pangalawa rito. Okay. Para maintindihan ninyo. Ito. Sabi rito, administrative regulation. Yun yung ginawa ng BIR eh. Ilan yung administrative regulation niya pagdating sa tax agent? RR 11-2006, RR 4-2010, RR 14-2010. Yan yung mga pinagagawa ng BIR official eh. Since itong bagay na to ay
magiging valid daw. Ayan, aliwanag eh. It magiging valid kapag not, hindi contrary sa law. E contrary sa law, anong law yun? RA 9298. So therefore, invalid lahat yan as far as CPA is concerned, ang pinag-uusapan ho natin. So sa madaling salita, ang mga CPA ho, hindi kailangan magpa-accredit sa BIR. Okay? Kapag dinala nila sa DOJ yan, tutulungan ko ho kayo, sir, ma'am. Tulungan ko kayo. Okay? Now, ano pa yung sasabihin ko sa inyo? Punta ngayon tayo pala sa regulation ng BIR. Sinasabi dito sa regulation ng BIR, ano ba yung trabaho ng isang tax agent? At yung bang tax agent, ay yung trabaho ng tax agent ay trabaho din ba ng isang CPA? E dito, tingnan natin kung ano definition ng tax agent. Ayan. Tapos, ikukumpara natin sa CPA yan. Kanina, di ba? Pwede siyang mag-represent. Okay. Nagpe-prepare daw ang tax agent ng, ayan, regular. Okay, baguhin natin yung kulay. Ayan. Ito yung definition. Very important to kasi ikukumpara mo yan. Ikukumpara mo to. Compare to or with scope of practice. Ayan. Scope of practice nino ng CPA. Yun po yung pinag-uusapan natin. Tanong natin, ang trabaho daw ng tax agent is regular. Ayan. Nakakatawa to eh. Regular preparation, certification, audit, filing. Diba? Trabaho ba ng CPA yan? O di tingnan natin kung trabaho ng CPA yon. Okay? O tingnan natin ngayon yung scope ng services ng CPA. Meron ka ba nakikita dyan? Tungkol dyan? E kinopya lang ng BIR dito eh. Ayan o. Preparation, signing, certification, clients, reports, audit, balance sheet, financial statements, schedule, etc. Kinuha ng lahat. Hindi lang yun. Nakasulat dyan, naka-identify dyan, mga bossing ko, eh yung, ayan o, maliwanag pa sa butas ng ilong ng mga BIR lawyers na nandyan dyan sa mga BIR. Ayan o, return. Ayan o. Ay, sorry. Ayan o, return. O. Ibig sabihin, yung makikita mo dito, ayan, eh trabaho ng CPA yan. Okay? Ano pa? Who are engaged in the regular preparation of request? Eh siyempre, pag nagre-request ka, accounting yan eh. Accounting. Lahat ng nandi dito, nababasa nyo naman, ayan pa oh. Sabi rito, pwede kang mag- represent. Ba? O regularly appear. O natural, pag nag-appear ka, magre-represent ka. Basahin ninyo. Those who regularly appear. Okay. On behalf of the client. O ayun o. Eh, trabaho ba na CPA yan? Ay, titingnan natin. Ayan o. Represent client. Ito o. Represent client. Sa madaling salita, mga taga-BIR, huwag nyo kaming i-deprive na maghanap buhay sa pamamagitan ng paggawa nyo ng mga administrative regulations na contrary sa isang Republic Act. Okay? Kasi, pag ginawa niyo yan sa amin, eh siyempre, magre-retaliate kami. Yan, pinapatay mo yung pamilya namin, mga anak namin, ha, na kailangan ng suporta mula sa amin. So, ngayon, mga minamahal kong CPAs na nakikinig sa akin, at yung mga hindi CPAs,
pwede ko kayong i-train, bigyan ko kayo ng certification na na-training ko kayo, number of hours. Pwede ko kayong maging tax agent. Pwede nyo gamitin yung training sa akin. Kasi taxation ang training sa akin. Lalong-lalo na meron akong training para sa tax bookkeeper. So, pwede ko kayong sumama sa akin, mga taxpayer kong mahal. At andiyan naman yung aking mga telephone numbers tsaka website and Facebook account, YouTube account. Puntahan nyo lang, pag-aralan ho nyo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko rito, ang mga CPA, so, hindi nyo kailangan magpa-accredit para lang mag-represent ng kliyente. Okay? Basta't gagawa lang ho kayo ng letter. Ito ho yung letter na, kung gusto nyo ng sample copy ng letter, pwede ko ho kayong igawa. Okay? Gagawa ho ako ng registration form para ho doon sa mga nakakailangan. Para lang may guide ako kung sino yung gustong humingi, di yung ibigay ko sa lahat. So, bibigyan ko kayo ng copy, kayo na hong bahala kung gusto nyong gamitin o gusto nyong pa-file. Pero sinasabi ko, whether CPA ka o hindi, whether accredited, sorry, pwede accredited ka ng BIR as a tax agent o hindi, pwede ho kayong pumirma ng tax returns, mag-represent sa taxpayer, at pumirma ng financial statement kasi ho, ang substantive law o ang Republic Act ang nagbigay sa inyo ng pahintulot at hindi ninyo kailangan ang pahintulot ng ninomang BIR official para ho gampanan ang kontrata ninyo sa inyong mga kliyente at i-exercise, i-practice ninyo ang inyong profession bilang mga CPA. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, ini-invite ko kayo sa susunod kong lecture at sa mga videos nasa YouTube ko, pag-aralan ho ninyo, mga libre ho yan. So again, thank you very much and peace and happiness mga ka-taxpayer kong mahal mula sa puso ko, kaya mahal ko kayo mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.